today, magpo-propagate tayo ng Ontorium clarinervium. Medyo nabubulol tayo sa pangalan. So, makikita nyo yung ilalim niya. So, tignan natin kung magagawa natin apat. Kadikit yata ito. 1, 2, 3, 4. So, ito ay from Holland. So, ganyan siya ka-lush. Ayan yung plant passport niya. Okay. So, like yung usual na ginagawa natin, tatanggalin natin siya sa pot ng dahan-dahan. Normally, dumating kasi ito sa Manila mga 5 days ago. So, pinastay ko lang muna. And normally pag galing sa ibang ayan, kita niyo yung roots niya sa ilalim. So time to propagate na talaga. At i-transfer natin siya sa mas malaking pot. Paghihiwalay natin sila. So kapag ganito, medyo compact kasi yung niya, yung soil niya. Medyo try niyo yung squeeze muna yung pot para mag-loosen ng konti. Huwag yung hatakin kasi may mga roots na magkaka intertwine. Ayan. So ganyan yung ugat niya. Sobrang tataba. Ang ganda. Okay. So ang maganda kasi dito pag ganitong fresh, although medyo crisp yung niya, yung roots niya, ang maganda dito medyo mabilis siyang i-tanggalin or ipaghiwa-hiwalayin. Pero dahan-dahan lang kasi malambot yung niya, yung pagkaugat niya. Okay, so tatanggalin ko lang to and papakita ko mamaya sa inyo kung paano mag hiwa-hiwalay. So habang tinatanggal ko siya, mabilis ko natanggal yung isang part niya. So yun yung maganda sa fresh yung yung roots niya kasi hindi ka masyadong nahirapan. So this one, dahan-dahan lang, hindi pa siya ganun nakakapit masyado sa mother. Ang nagpapakapit lang sa kanya yung mga ugat niya na nag-ano na sila. Ayan siya sa ilalim. So, ayun, makikita nyo yung bagong, yung maliit na yon. So, tutubuan na naman niya ng bagong leaf pataas. Ayun. So, ayan. Okay. So, ito yung bagong baby na naman niya. Nakikita niya. So, ito, isa. Lagyan natin yan sa isang pot. Ito, hindi na natin mapaghihiwalay kasi subukan ko lang, ha? Medyo mahirap siya. Pero we'll see kung nahanap ko kasi yung pinakaugat niya. So, sige, subukan natin gumamit ng paring knife. So, ingatan natin na yung makuha nating ugat is ito, itong portion na ito. Para ayun. Okay. So, na-save natin yung itong ugat na ito. Plus this one. So, sa any plants, kapag nag-heart, iingatan talaga natin na
mag root rot. Iko-cover lang natin yung nakat na part ng i-dry lang natin ng konti yung nilagay natin na paste. Then, ipapat ko tong iba. So, narinpat ko na lahat siya. Yung iba, itong output niya. Ayan, naka-offer. Ah, naka-offer. Naka-four parts tayo. Ng Ontorium Clary. Ayan. So, itong matured na to. Ito yung pinakamalaking dahon. Hindi ko alam kung eventually mag-fall siya. Pero parang nasunog kasi siya. So, again, yung mga ganitong velvet na ano, na mga dahon, huwag sa araw, tapos gusto nila laging moist, kaya doon lang sila sa medyo tagong area, low light lang. Hanggat maaari ay ma-moist yung lugar nila para hindi matutuyo yung dahon nila. Okay, hanggang sa susunod na pag transplant natin or pag propagate natin ang mga halaman. Bye!